Pag-usapan natin itong naging pahayag ni General Azurin ng PNP na kung saan ay nabanggit niya na hindi kailangang takutin pero kakasuhan at ikukulong ang mga kriminal, okay? So panoodin natin itong video na to mula sa SMNI mga buddy. Tingnan natin at mag-react tayo kung ano nga bang itong ipinahayag na ito ni General Azurin. National Police, we value the preservation of life and that hindi po natin kailangan na pagtatakutin ang mga kriminal because ito. Hindi natin kailangan na pagtatakutin ang kriminal. We value the preservation of life. Parang malambot ah. General Rodolfo Azurin Jr. sa komento ni dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa sa tugon ng PNP sa anti-criminality campaign nito. Matatandang sinabi ng senador na kulang sa asim at arrive ang PNP ngayon. Sagot naman ni Azurin dito, hindi naman kailangan na may mamatay na kriminal. Yung sinasabi po nila na ini-insinuate po ng iba po na mga ano na kailangan po ay may mga namamatay. So, sa akin kasi po ang aking pananaw dyan ay pag ang isang kriminal, pinatay mo na, we just ended yung suffering niya at that very instant. Naniniwala po ako doon sa sinabi ni General Azurin. Kailangan talaga na mag-suffer muna ang kriminal sa kanyang ginawang krimen. Kasi yung pagpatay sa kanya, ura-urada, parang tinapos mo na agad nga yung paghihirap niya. Pero dito sa pahayag niya na kailangan parang maging mabait pa tayo, kailangan na huwag takutin ang mga kriminal. Alam niyo mga buddy, 56 kidnapping cases sa loob ng 10 araw. Yan po yung naitala ng Philippine Chinese Chambers of Commerce Industry Incorporated. 56. Ano nangyari sa ating bansa? Bakit parang tila lumambot, tila nag-relax ang kapulisan at sila ay nalulusutan na ng mga kriminal? Hindi kagaya nung time ni Pangulong Duterte na talagang aktibo sila, na talagang nakabantay sila ni General Azurin. But when we start investigating, filing cases and arresting this criminal at place them behind bar, if they still have 30 years to live in this world, sa araw-araw po na paggising po nila, araw-araw po nilang pinagsisisihan ang krimen na nagawa po nila sa ating mga taong bayan. Naniniwala rin ang kasalukuyang PNP leadership na dapat bigyan ng tsansa ang mga kriminal na magbagong buhay. Yes, totoo naman yun eh. Kailangan talagang bigyan ng tsansa. Pero kapag ganito yung statement na mula mismo sa leader ng kapulisan, parang hindi matatakot yung kriminal na gumawa ng krimen. Kailangan talaga may bangis yung pagiging isang leader, hindi yung parang malamya yung dating at parang tatawanan ka lang ng kriminal. Ah, hindi, wala yan. Parang ganun lang ba? Mas maganda yung talagang ipapakita mo at maiintindihan ng mga kriminal na hindi sila pwedeng gumawa ng ganitong bagay sa lugar na to o sa pagkakataong ito dahil ang kapulisan ay maigting na nagbabantay at anuman ang gawin nila kung sila ay matsimpuhan ay handa silang mamatay, handa silang mapatay. Parang ganun. Eh diba sabi nga ni BP Sara, we should show no mercy to criminals and terrorists. Ito o, yan o. Oh, basahin natin ng kumpleto ha. Our policy against criminals and terrorists are those that support and espouse their ideologies of violence should be hardlined. We should show no mercy to criminals and terrorists. The Philippines will only be able to truly recover and rebuild post-pandemic and meaningfully stand with honor and pride as a nation if we successfully address threats to our security. Yan po yung pahayag ni BP Sara noong September 5, 2022. So dito sa pahayag naman ni General Azurin, mukhang hindi nagkakaroon ng pagkakatugma at mukhang malambot itong statement na ito. Sa inyo mga buddy, kung napanood nyo ito, anong masasabi nyo, anong reaction nyo dito sa kanyang statement? Kailangan kasi para maging maunlad din ang isang bansa mga buddy, naniniwala ako na kailangan pagtuunan din ng pansin ang peace and order. Kahit na sabihin na maunlad ang ating ekonomiya, ang ating edukasyon, ang agrikultura, o anumang sektor yan, kung talamak naman ang kriminalidad, talamak naman ang gumagawa ng mga
karahasan sa ating bansa, pababagsakin pa rin po nito ang ating bansa. Bagamat hindi nabigyan ng pansin ata doon sa zona ni PBBM noon, pero wag naman sana na mag-relax, wag naman sana na i-address ito ng kapulisan na ano lang na parang binabaliwala lang. Police visibility pa rin ang kailangan, mga buddy. At kailangan talaga nabantayan ang ating mga kalsada, ang ating mga mamamayan upang sa ganun ay hindi na maulit ito. Biruin nyo naman ha, 56 kidnapping cases sa loob ng 10 araw. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba doon sa mga lugar na nangyari yan ay walang mga nakikitang pulis? Di po ba? Parang ganun ang nangyayari. Hindi maglalakas loob yung mga kriminal na yan kung nakikita nila may mga nagpapatrolya, may mga nagroronda na kapulisan. Hindi sila makakakuha ng tiyempo niyan. At saka syempre, kailangan talaga ng malakasan na intelligence gathering na tinatawag upang sa ganun ay malaman kung ano yung mga galaw nitong mga kriminal na ito. Eh, ang binibiktima, kagaya ng unang napanood ko mga Filipino-Chinese o yung iba mga ordinaryong Pilipino, paano ma-feel ng ating mga kababayan na safe tayo sa kalsada kung ganito ang nangyayari sa ating bansa? Tapos ngayon, may isisisi pa dito sa Marcos administration. Samantalang ang may problema dito para sa akin ay itong kapulisan. Medyo nag-relax ata sila nung pagbaba ni Pangulong Duterte. Nagpahinga sila. Tapos ito pa ngayon ang magiging pahayag ni General Azurin. Di po ba, mga buddy? So sana po, kailangan po natin ng isang leader ng kapulisan na ano na may paninindigan talaga, na may ano na may kamay na bakal, ika nga, upang sa ganun ay masawata itong mga nangyayaring pagtaas na naman ng krimen sa ating bansa. Kawawa naman yung mga magulang, kawawa naman yung mga anak, kawawa naman yung mga kapamilya ng mga dinudukot na ito o yung mga ginagawa ng karahasan. Merong isang nangyari sa Cavite ata, 16 years old na babae, natagpo ang walang buhay at mukhang ginahasa. Paano kung may mga anak kayo na babae? Di po ba? Ang sakit. Kaya, please, para po sa ating mga kapulisan, kung ano po yung ginawa ninyong pagtatrabaho nung panahon ni Pangulong Duterte, ganun din po ang gawin nyo ngayon. Upang sa ganun, hindi po kayo maboljak, ano? Hindi po kayo makondinahin ng mga mamamayan na mukhang nagpapabayana ang kapulisan natin. Yun lang po, mga buddy. Sana po ay masolve po at magkaroon po uli ng katahimikan, magkaroon po uli ng pagbawas sa kriminalidad kagaya po ng panahon ni Pangulong Duterte. Kasi ito po ay siguradong isisisi ng mga oposisyon sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang aming kapabayaan dito ay PNP. Mukhang nag-relax lang ng konti sila. Ha? Ayan. Sabi nga kung ginagawa lang nyo yung trabaho ninyo diligently, malamang na walang mangyayari na pagtaas ng krimen, pagtaas ng kidnapping cases na yan. 56 ha, kidnapping cases within 10 days. Grabe naman yan. So yun lang, mga buddy, basta tayo, walang iwanan para sa bayan, Iman Supremo po.